Tapos di biglang uulan. Pagka alam niyo pong ganun, ang pagkain po doon baga lang. Kahapon wala na. Doon po nadadali kasi pag sobrang init, 'di ba? Sa tanghali mainit, tapos sa nagpakain guys sa tanghali. Tapos biglang umulan sa hapon. Ah, dali 'yung. Pero sa umaga lang, pagka mainit ang panahon, sa umaga kasi medyo okay pa eh. Dumudalihin ang pagkain. Tapos sa amoy stop 'yon, nabukasan ulit. Yung ano, yung lupa niya. Pag nalagyan mo na siya, saka mo, pag kumapit na yung fertilizer, saka mo siya lagyan ng tubig na 1 foot lang. After 3 days noon, green na green na yun. Kung nasosobrahan ka sa green, dagdagan mo ng konting tubig. Para hindi masyadong, ano. Para lumabnaw ng konti. Kasi pagka sobrang green naman, ang problema noon, magda-die off. Anong die off? Anong hindi makakain lahat, mamamatay yung lumot. Magiging lumot, magiging die-off. Yung akala mo, ano, nakalatag lang na lumot sa ibabaw. Ay, nagbubuo-buo, yun yung die-off yung pagsobra. Kaya tatansyahin mo rin yung pataba. Ang pataba kasi natin, dapat sa isang hektarya, 60 kilos. Basal application yun. Per hektar. O, dituusin mo na lang kung ilan yung area mo. Tapos, i-divide mo na lang sa 60. Mas anong pataba na, urea, triple. Ang pinakamaganda ngayon is 1620 at saka 1620, okay. Urea. Halo. 70% ng 1620, 30% ng urea. Kaya halo yun. Pwede kang hanging method, pwedeng broadcasting. Yung ano broadcasting, yung hanging? Yung nakasako. Nakasako siya. Tapos, ang... As itutusok sa gitna. Tutusok sa gitna. Broadcasting, hagis. Hagis. Kasi para ka naghahagis ng sa palayan, kahit hindi mo nalusawin, pagka basal application at mamasama sa yung lupa mo, broadcast mo na. Para ka nagpasabog sa ano, sa binhian ng palay, ganun. Ano sa kanya ba si Romel? Palinga ako eh. Punta ka na ako. Tubo na siya dyan. Pero lalaki pa to, boss. Ayaw naman! Lalaki, no? Okay. Sige na, ikarga nyo na. Bari 2,000. Ikarga. Teka, ikamada muna. 150 ka po bigay ko. Eh, tinawaran niya ng 125. Eh, dapat pala, 4 pesos ang isa. Pwede nang ipangat. Pwede nang ipangat. Mo nga, pangyasan, eh. Sabi nung tao ko, magkano mo binigay? Abay, 150 nga eh, tinawarap ko eh. Eh, 4 sa Pampanga yan. Naunama ako yung saan. Hirap na hirap kami itali. Lalaki nga, oh. 125 lang eh. Oh, isang supot, boss, yung ganyang kalalaki, ilan ang karga? Ito, 150 yan. Ah, oh, tigwa 150 lang ang karga. Oh. Hindi po pwedeng, ano, yung sa inyo, 1,000. Ay. Hindi pa, di ba pwedeng pakain ng darak? Hindi ano. Ay, may darak din naman yung kasi ang darak kasi tawag nito, mababa ang crude protein yan. Ipalang. Siguro, alternate lang siya, po pwede. Kung halimbawa, mag-alternate feeding kayo, pwedeng feeds ngayon, bukas, darak, para makatipid kayo sa feeds. Kanya nga lang, huwag kayong umasa na yung gusto nyong quality. Hindi, harvest, yung time of harvest nyo, makuha nyo. Eh, yung BSC. Alam mo yung BSC? Anong big sabihin? Anong BSC? Benoy S Channel. Ay, ah, sa akin to. Hindi, apat lang yan. Ah, ito yung con, ano? Oo, apat. Yung pina-reserve mo. Oo, oh, okay. Isang box na tulad ko. Siyam lang namin sa akin. Ilan po ba yung order nyo? 9,000. O, di 10 po. Sa amin ay 12. Okay. Ang pagka na natin. Ibas sa order. Ano kanyam? Tender. Siyang bali... Palang date ngayon mga kabukit, sa January 7, nagkarga ulit tayo. Ang variety natin ngayon is as usual, Malaysian gift. Yan, lahat yan, kakarga na natin. Bali, bawat isang pan, karga natin ng 4K. Itong first pan natin, second pan natin is 4K din. Yan. So, itong fourth pan, third pan natin is 4,000. Tapos dun, 6K yun. Bali, all in all mga kabukid. Pati itong malalim mga kabukid. Kakargahan na rin natin to. Nandun na rin yung bag. Bali, all in all mga kabukid. 20K ang kakarga natin ngayon. Pati dun sa maliit na fish pond dun. Gagawin naman natin dun. Sa may maliit is, pag nag-crowded yun, dun natin ilalagay yung iba. Bali, na-prepare naman natin na maganda tong pond natin. Pinararo natin mga kabukid nung kaharvest, then itinampi natin sa bawat tambak yung mga inararo. Ngayon nakita nyo naman,
katabasan ko na lang yung mga tambak. Then nalaso na rin natin. So wala na mga kahulyan. Yun na naging preparation natin. Tapos nun, ipinlasing natin mga kabukid, hinugasan natin tumpan. Then, finally, itong tubig na, kailangan tubig natin, as usual is 1 foot lang o 1 pier lang mga kabukid, gatuhod lang. Para mataas ang kanilang survival force, patubig tayo. Apply na rin tayo ng fertilizer mga kabukid. So ngayon, in-stay natin sila ng 30 minutes. So ibibitaw na natin sila. January 7 mga kabukid. So kailangan kung 20k itong kinarga natin lahat-lahat na yan, ang estimate feeding natin kung ilang bag is 140 to 160 bags, kailangan makaubos sila, maraming mabuhay. Basta pag may nag-crowded dun sa maliit na pan, doon natin ilalagay. May nakalagay pang BSC, BNS channel. Special ata ito bigay ni Boss Romy na to, mukhang kakaiba eh. Bali, 4,000. Mas doon naman ako. Doon sa malalim konti. May yan na. Dami ang kapal ah. Lalakas nila oh. Para to ano size 22 mga kabukid do. Oh. Dami oh. Kapal. Bali ang estimate na harvest natin mga kabukid, bali 4 months, January 7 ngayon, bali May, first week to second week ng May, harvest natin. Saan din naman daw ang bibitaw? Yan siya, katulad ko. Wow. Lumayo naman na iba. Ayun.
yun lang mga kabukid ng ating video ngayon. Sana mas kung paano, kumita na naman tayo sa ating mga binitaw na fingerling. Salamat nga pala sa mga nakasabay ko nagbitaw, kay Kuyang Doming Naguray, kay Roderick Nayakin, kay Boss Jun Nalampa. Salamat din kay Andy Boy. Andy Boy, kasama ko nagbitaw. And then si Boss Togan. Yun. Bali lima kami nagkasabay-sabay na nagkarga. Bawat isang butas, dinagdagan ko ng tigi 1,000 kasi nga maraming ibon dito sa amin. Buti lang may pambawi. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ng ating channel, Benoist Channel, baka pwede naman pasubscribe mga kabukid, Benoist Channel, sa ating FB page at saka sa ating TikTok account, Benoist. Salamat mga kabukid and Happy New Year!